Nagsimula ang pelikula sa isang hindi pa nabubunyag na isla kung saan makikita ang isang grupo ng mga manggagawang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya na nagsasagawa ng mga paghuhukay. Ginagawa palang ecological theme park ang isla na ito. Gayunpaman, ang kanilang trabaho ay naputol nang matuklasan nila ang isang ilang mga higanteng fossil at skeleton na nagpapahiwatig ng nakatagong nakaraan ng isla. Dahil sa pagkabigo sa pagkaantala sa pagtatayo, nagpa siya ang mga manggagawa na maglagay ng malalakas na pampasabog sa mga kalapit na pundasyon. Di nagtagal, pinasabog nila ang mga pampasabog na nagpadala ng bugso ng hangin at alikabok patungo sa kanila. Matapos maayos ang lahat, ang mga manggagawa ay nagulat nang malaman na ang pagsabog ay nagsiwalat ng isa pang higanteng fossil. Nagtataka silang nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa nahanap nang bigla itong nagsimulang gumalaw at naglaho sa lupa. Huli na nang malaman ng mga manggagawa na ang fossil ay buhay pa. Habang sinusubukan nilang maunawaan ang sitwasyon, isang matinding pagyanig ang nangyari. Pagkatapos, isang malaking sawa ang lumitaw mula sa lupa na nagpadala sa mga manggagawa na tumakas dahil sa sobrang pagkagulat. Gayunpaman, ang pagtakas ay hindi sapat upang maiwasan ang galit ng halimaw dahil mabilis nitong winasak ang buong lugar. Biglang yumenig ang lupa sa pangalawang pagkakataon at lumitaw ang isang malaking dinosaur. Ang dalawang nilalang ay nagsimula ng isang mahabang tunggalian na sumira sa isla dahil sa kanilang napakalaking sukat at lakas. Sa ibang lugar, isang batang lalaki na nagngangalangkay ang nagising mula sa isang bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Bigla niyang napansin ang presensya ng isang malagim na anyo na nakatayo sa tabi niya. Sa takot, tumakbo si Kai at di nagtagal ay nadapa at bumagsak sa sahig. Bumukas ang mga ilaw at lumalabas na sinusubukan siyang takutin ng kanyang ina na si Xiao. Dito, malalaman natin na si Kai ay dumaranas ng pinsala sa binti at sinasanay siya ng kanyang ina na magkaroon ng higit na kontrol sa kanyang mga binti. Sa kabila ng kanyang mga limitasyon, sabik na sabik si Kai na bisitahin ang ecological theme park. Isang araw, sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap ng sorpresahin siya ni Xiao ng dalawang tiket para sa theme park. Ang pelikula ay napunta sa misteryosong isla kung saan naglalakbay sina Xiao, Kai, at ang iba pang mga turista sakay ng isang tour bus na ginagalugad ang kagubatan. Habang lumalayo ang mga ito, nabigla si Kai nang mapansin niya ang higanteng sawa na gumagapang sa bundok. Sinusubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang kanyang nakita ngunit hindi siya kumbinsido at ipinapalagay na imahinasyon lamang niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ng driver ng bus na si Zhang ang dalawang malalaking bato na papalapit sa kanila mula sa itaas at mabilis na minaniobra ang bus upang maiwasang matamaan. Ito ay humantong sa pagbangga ni Zhang sa bus sa isang kalapit na puno na nagdulot ng malawakang pagkataranta. Sa paglabas ng lahat, nalaman nilang ang bus ay na-stuck sa putikan. Kaya wala silang choice kundi itulak ito ng sama-sama. Samantala, si Kai ay kailangang pumunta sa banyo ng desperado. Kaya siya at ang isa pang pasahero ay lumayo sa grupo upang maghanap ng lugar na maihian. Habang pinapaginhawa ng dalawa ang kanilang sarili, ang kasama niya ay biglang inatake ng isang napakalaking dila na humila sa kanya papunta sa kakahuyan. Samantala, ang mga pasahero na sina Professor Gia at ang kanyang assistant na si Lei ay nagmamasid sa mga malalaking bato at naniniwala na tiyak na isang halimaw ang nagtapon nito sa kanila. Sa isang iglap, ang ilan sa mga pasahero ay inatake at hinila sa kagubatan na nagudyok sa iba na agad na tumakbo sa loob ng bus. Kahit papaano ay naisara ni Xiao ang pinto ngunit napagtanto niya na nawawala ang kanyang anak na si Kai. Kasunod nito, ipinakita ng halimaw ang sarili bilang isang malaking palaka at tumalon patungo sa bus. Ang lahat ng mga pasahero ay nananatili sa pagtatago, natatakot na sila ay malapit ng maubos. Nang akmang sasalakayin sila ng palaka, nakita nitong nag-iisa si Kai sa kakahuyan at sinundan siya. Ang maliit na batang lalaki ay galit na nagsimulang tumakbo, at kahit papaano ay nakakaiwas sa lahat ng mga pag-atake nito. Pagkatapos ay nagtago siya sa loob ng isang puno na hindi mapasok ng palaka dahil sa laki nito. Gayunpaman, nang hindi nakuha ng halimaw ang gusto nito, itinulak nito ang puno ng kahoy palayo, dahilan upang gumulong ito pababa ng burol. Pagbalik sa bus, ang mga tao ay nakaranas ng matinding pagyanig at nalaman na dumating na ang higanteng sawa. Ipinulupot nito ang kanyang katawan sa bus at itinaas ito sa itaas ng mga puno, dahilan para mataranta at matakot ang mga tao sa loob para sa kanilang buhay. Desperado silang nakakapit sa mga upuan upang maiwasang mahulog sa kanilang kamatayan at makita ang mukha ng sawa na malapit ng gibain ang buong bus. Sa kabutihang palad,
Ang sawa ay nakarinig ng isang malakas na ingay sa di kalayuan at bigla silang binitawan, dahilan upang mahulog ang bus. Bilang resulta ng pag-crash ay nawalan ng malay ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Shaw at nalaman na kakaunti lamang ang nakaligtas sa brutal na pagkahulog. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumenig muli ang lupa at ang mga pasahero ay nagtago sa likod ng bus. Nananatili silang tahimik at matyaga habang ang tunog ng malakas na yabag ay papalapit na. Lumitaw ang isang napakalaking dinosaur at ang mga tao ay napayuko sa takot. Mukhang narating na ng lahat ang kanilang hangganan, ngunit sa kanilang kapalaran, hindi sila makita ng halimaw kaya umalis ito nang hindi nagdudulot ng anumang problema. Samantala, sa wakas ay lumabas si Kay sa puno at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang malaking kuweba. Sa kanyang takot, nakita niya ang isang higanteng piraso ng balat ng ahas kasama ang ilang mga itlog na nakalatag sa sahig. Nakarinig si Kay ng malakas na yabag palapit sa kanya at may nakita rin siyang anino ng halimaw mula sa gilid ng kanyang mata. Mabilis siyang nagtago sa likod ng mga itlog at nalaman na ang mga yapak ay mula sa isang raptor. Kasalukuyan itong kumakain sa mga hindi pa isinisilang na fetus sa loob ng itlog. Sinusubukan ni Kay ang kanyang makakaya upang mapanatili ang katahimikan ngunit biglang tumunog ang alarm sa kanyang relo na nagbunyag sa kanyang pinagtataguan. Bilang resulta, nahanap siya ng raptor at tumakbo si Kay para dito. Sa kalaunan ay nagtago siya sa loob ng basag na eggshell habang patuloy siyang hinahanap ng halimaw. Biglang lumitaw ang higanteng sawa sa loob ng kuweba at hinila ang raptor palayo bago ito lumunin sa isang iglap. Pagkatapos ay nakita nito ang maliit na bata ngunit nakakagulat, hindi siya pinansin ng ahas. Ang mga itlog pala ay pag-aari ng sawa at napagkamalan si Kay na isa sa kanyang mga anak. Ito ay dahil nagbago ang kanyang amoy matapos magtago sa loob ng isa sa mga itlog. Habang ang sawa ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang hindi pa isinisilang na mga anak, si Kay ay tumakas at lumabas sa kuweba. Samantala, desperado na ang mga natitirang turista at nais nang makaalis sa isla sa lalong madaling panahon. Ang negosyante at ang direktor ng theme park na si Chen ay ipinaalam sa iba na ang isang tore ay matatagpuan sa tuktok ng bundok na magagamit nila upang magpadala ng signal para sa tulong. Gayunpaman, desperado si Shaw na mahanap ang kanyang anak. Humingi siya ng tulong sa iba, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Kaya naman, nang walang natitirang mga pagpipilian, umalis siya sa grupo ng mag-isa para hanapin si Kay. Sa kanyang pagtataka, ang driver ng bus na si Zhang ay sinamahan siya sa huling segundo at nag-alok ng tulong. Nagpasalamat si Shaw at binanggit niya na mahahanap nila si Kay sa pamamagitan ng GPS sa kanyang smartwatch. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang may narinig silang kaluskos sa mga halaman na ikinagulat nila. Sa takot para sa kanilang buhay, naghanda sila para sa paparating na panganib, para lamang malaman na si Professor Jie Yeon at ang kanyang assistant na si Lei. Sandaling ipinagdiriwang ng apat ang kanilang muling pagkikita bago umalis upang ipagpatuloy ang paghahanap sa bata. Ang pelikula ay napunta sa isang pagod na si Kay, walang pag-asa na naglalakad mag-isa sa kakahuyan. Ang masama pa nito, ang kanyang binti ay biglang tinaliyan ng puno ng baging. Nahuli pala siya ng isang higanteng halaman na kumakain ng mga tao at hayop. Marahas na ibinuka ng halaman ang kanyang bibig at naglabas ng isang matalim na spike na halos tamaan ang ulo ni Kay. Nang titirahin na ng halimaw si Kay sa pangalawang pagkakataon, ang higanteng sawa ay biglang pumasok at sinalo ang mga spike kasabay ng pagpatay ng halaman. Dahil dito, nagawang palayain ni Kay ang sarili at laking gulat niya nang malaman na iniligtas siya ng sawa mula sa kamatayan. Habang nagkakatitigan ang dalawa, dahan-dahang lumapit ang sawa sa bata na sumesenyas ng tulong para tanggalin ang spike na nakatusok sa katawan nito. Agad na nakuha ni Kay ang pahiwatig kaya kumuha siya ng ilang puno ng baging at itinali ang mga ito sa spike na nagpahintulot sa sawa na bunutin ito. Pagkatapos nito, ang higanteng ahas ay umalis sa lugar at tumungo sa kalaliman ng kagubatan. Sa ibang lugar, ang grupo ay nakarating sa tuktok ng bundok para lamang malaman na ang buong lugar ay wasak na. Para maging masama pa ang sitwasyon, lumitaw ang isang dambuhalang T-Rex sa harap nila. Inatake nito ang mga tao nang walang pagsisisi, pinatay sila ng brutal. Sa kabilang banda, si Kay ay napadpad sa isang dinosaur na pinagpipiestahan ang isang higanteng palaka. Dahan-dahan siyang napaatras ngunit hindi sinasadyang natapakan ang isang sanga na pumukaw ng atensyon ng dinosaur. Gayunpaman, bago siya nito salakayin, natagpuan si Kay at hinila sa gilid ng kanyang ina na si Shaw at sa wakas ay muling nagkita ang dalawa.
Ang kanilang muling pagsasama ay hindi nagtagal dahil nakita sila ng dinosaur at agad silang inatake. Nagawa nitong itumba si Nazang, Jia, at Lei sa isang burol bago hinabol si Xiao at ang kanyang anak. Ang dalawa sa kalaunan ay nagawang makawala sa pamamagitan ng pag-akay sa dinosaur sa isang maliit na butas na hindi siya kasya. Gayunpaman, hindi pa nakakalaya ang mag-ina dahil nalaman nilang napadpad sila sa isa pang dinosaur na agad naman silang hinabol. Hindi nagtagal, natagpuan ni na Xiao at Kai ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng dalawang gutom na dinosaur. Sa pagkakataong ito, ang bayaning sawa ay lumitaw sa labas at itinatabi sila na nagligtas sa mga tao mula sa pinsala. Pagkatapos ay tumakas sila sa lugar habang ipinagtatanggol sila ng sawa mula sa anumang pag-atake. Sa kasamaang palad, mas maraming mga dinosaur ang lumitaw na umatake sa sawa ng sabay-sabay. Sa sumunod na eksena, nakipagkita sina Xiao at Kai sa iba at dahan-dahang tumungo sa bundok. Narating nilang lima ang rurok at tulad ng iba, napahamak din sila matapos makitang isang tigang nakaparangan ang lugar. Laking gulat ni Jia nang makita ang maraming kalansay ng sawa at T-Rex at ipinapalagay na ang dalawa ay may kasaysayan bilang mortal na magkaaway. Samantala, habang nililibot ni Kai ang lugar, bigla siyang na-hostage ni Chen, na ipinahayag na ang tanging nakaligtas sa kanyang grupo. Maliwanag na nawalan siya ng malay habang hawak niya ang batang lalaki at sinisisi ang lahat sa nangyayari sa kanya. Nakiusap si Xiao sa kanya na palayain ang kanyang anak ngunit sila ay nag-ambala ng isang nakakatakot na malakas na tunog. Muling nagpakita ang higanteng T-Rex at ginamit ni Xiao ang pagkakataon para iligtas si Kai. Tumakas sila sa eksena habang si Chen ay dinurog ng mga paa ng T-Rex. Kasunod nito, ang grupo ay nakahanap ng kotse at si Zhang ay nagmaneho palayo sa kaguluhan. Ang dinosaur ay naghagis ng maraming bato patungo sa kanila ngunit nagawang iwasan ni Zhang ang bawat bato. Di nagtagal, ang dinosaur ay tumalon patungo sa kanilang sasakyan na naging sanhi ng pagbangga nila sa isang kalapit na bato at nawala ng malay. Ilang sandali lang ay nagising sila at napansin ang dinosaur na papalapit sa kanila para tapusin sila. Gayunpaman, bago nito magawang hawakan ang mga ito, muli silang sinagip ng higanteng sawa. Isang nakamamatay na labanan ang naganap at sa bawat pagdaan ng segundo, ang T-Rex ay nagsimulang makalamang sa labanan. Nang makitang natatalo ang sawa, mabilis na gumawa ng plano ang mga tao at nagpasyang gamitin ang mga kalapit na pampasabog para tulungan ito. Inipon ni Xiao ang dinamita at inilagay ito sa loob ng sasakyan. Nagpaalam siya sa kanyang anak bago umalis patungo sa larangan ng digmaan. Magiting na nagmaneho si Xiao malapit sa mga binti ng T-Rex at tumalon palabas ng umaandar na kotse, ngunit sa kanyang kamalasan, hindi gumagana ang detonator. Dahil naudlot ang kanilang plano, sigurado ang grupo na sila ang susunod na papatayin. Sa sandaling iyon, napansin ni Lei na ang gasolina ay tumutulo mula sa kotse, kaya kumuha siya ng torch at tumakbo patungo sa labanan na nagbabalak na pasabugin ang dinamita. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalapit, isang lumilipad na bato ang nagpatumba sa kanya. Sa puntong ito, halos nagawa na ng T-Rex na tapusin ang python. Kaya, nagpa siya ang maliit na batang lalaki na tumayo at iligtas ang kanyang kaibigan. Sa gulat ng lahat, tumakbo siya patungo sa mga halimaw sa kabila ng kanyang nasugatan na binti. Pagkatapos, sa kanyang magandang pag-asinta, inihagis niya ang torch sa kotse na naging sanhi ng pagsabog ng dinamita. Tinulungan ng pagsabog ang sawa at sa wakas ay nagawa nitong patayin ang dinosaur habang napaatras si Kai sa pagsabog. Si Xiao at ang iba ay sumugod sa kanya at desperadong tinatawag ang kanyang pangalan ngunit hindi siya nagigising. Buti na lang at may isa pang alas ang higanteng sawa. Lumapit ito kay Kia at marahas na umungol, dahilan para magising siya sa pagmamadali. Ang pelikula ay napunta sa hinaharap kung saan nakaligtas na ang lahat at magaling na rin ang sugat ni Kai. Sa ibang lugar, ginalugad ni na Professor Jia at Lei ang isla sa pangalawang pagkakataon at nakahanap ng mas mapanganib na halimaw na nakatago pa rin sa ilalim ng lupa. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.